Hi guys! Kumusta po? Magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa YouTube channel ko na Chico Tito. Welcome po. Yan, kung hindi ka pa nagsusubscribe, please click mo na yung pangalan ko dyan sa baba, Chico Tito 971. Click mo yung subscribe, ha? Andyan lang yung sa baba. Naku, meron tayong sasagutin na tanong ngayong gabing ito. Andito ako ngayon sa Barangay LS. Ang tanong, Chico, sino po ba dapat ang humahawak ng ATM ng mag-asawa? Yung babae po ba o yung lalaki? Sino po dapat ang humahawak ng pera sa pamilya? Ha? Oh, maganda tanong yan, ha? Dahil napapanahon, ano? Sa panahon kasi ngayon, ang babae may trabaho na. Ang lalaki may trabaho din. Pareha silang sumusweldo. Ba't di nyo nalang pahawak sa akin? Tutubo pa yan. Diba? O kaya pahawak nyo lang sa katulong, sa yaya, sa helper sa bahay, sa Biyena. Diba? Pinagpo-problemahan nyo pa yan, no? Pero ano mo, seryoso ha. Naranasan ko na din kasi yan eh. Parang sino ba dapat? Babae ba dapat? Lahat dapat ba? Lagi na lang babae humahawak ng pera, ng pamilya? O hindi, dapat lalaki kasi lalaki naghahanap buhay. Ganun ba yon? Sino lang kaya dapat humawak? Pahawak mo na sa anak mo. O kaya sa kapitbahay nyo, para sure. Ganon. Pero seriously, ang paghawak ng pera ng pamilya, pwede namang hiwalay. Alam nyo po yun. Bawat pamilya naman po may kanya-kanyang setup eh. Kung ano yung effective sa inyo, maari po yun ang gawin ninyo. Kung ano yung pinagkasundoan ninyo, yun po ang gawin ninyo. May mga pamilya, kamukha yung mga nasa abroad. Halimbawa, si OFW, nasa abroad siya. Magpapadala siya ngayon ng pera para sa pamilya niya. Yung iba, pinapadala lahat yung sweldo nila. Nakadeclare, halimbawa, ang sweldo ay 50,000 a month. Pinapadala nila lahat yung 50,000 or 45,000, mag-iiwan lang ng kaunti pang gastos doon, tapos the rest ipapadala sa pamilya. O kaya naman yung iba, yung buong sweldo nila pinapadala nila doon kasi meron silang mga racket doon, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, meron silang sideline at doon na nila kinukuha yung kanilang pang daily expense. No, depende po kung anong setup ninyo. Tapos si asawa na nandito sa Pilipinas, siya na po ang bahalang mag-manage at mag-budget noon, 'di ba? So depende po 'yan. Meron namang pamilya na mag-asawa, OFW si lalaki, tapos si babae nandito sa Pilipinas. Kung ano lang yung kailangan ni babae, siya lang yung ipapadala ni lalaki. Meron din hong ganon, diba? Pero dito sa Pilipinas, kung pareho ho kayo nagtatrabaho, yung iba ginagawa naman po, division ng payment o ng gastusin sa bahay. Halimbawa, ikaw sagot sa groceria, ako sagot sa tuition ng mga bata. O kaya, ikaw sagot sa kuryente at tubig, ako sagot sa grocery, sa pagkain sa araw-araw. So, hatian, kung ano po yung effective sa inyo. Minsan kasi, nawawala yung transparency sa mag-asawa. Importante po yun. Dapat, number one, transparent po kayo sa isa't isa. Magkano yung sweldo mo, magkano yung sweldo niya. Dapat, malinaw na malinaw po yun sa bawat isa. Tapos, ngayon, doon na kayo magmumula. Kung ano ba yung plano ninyo? Ano ba ang plano ninyo mag-asawa? Magkaroon ba kayo ng sarili ninyong bahay at lupa? Makabili ba kayo ng sasakyan ninyo? Ano ba yung mga gastusin sa mga bata? Mga kailangan pa? Dapat pag-alaanan ng panahon? So, yun. Kapag malinaw na po sa inyo yon yung budget ng bawat isa, ilatag po ninyo kung ano yung mga daily expenses ninyo, monthly expenses, yung mga bills na dumarating, ano po. Sa case ko po kasi, ako po yung nagtatrabaho. Tapos si Mrs., siya yung nasa bahay, hindi po siya nagtatrabaho, siya naman po yung in charge sa bahay. Dati po, ang ginagawa ko po, kung ano lang yung kailangan niya, yun lang yung iniiwan ko. No, halimbawa kailangan mo ng pambayad ng kuryente, eto, pambayad ng tubig, eto, ganito, ganyan. Ang dami-dami ko pa kasing pera noon. Kahit ngayon wala ng pera, ganun pa din yun, no? So, yun, na-realize ko na hindi ako transparent sa asawa ko. Dapat pala transparent ako ganyan. Dapat alam niya magkano ang income ko para yung mga future na goal pa namin o plano namin sa buhay, sa pamilya namin, mapaglaanan na din, mapagbudgetan na din. So sa case ko po, doon kami nagkaroon ng conflict na kaya pala yung aras sa kasal binibigay sa babae dahil nga yung yaman ng lalaki siyang inaalay mo sa babae. Hindi naman ko mo babae ka ikaw na magba-manage o ikaw na maghahawak ng pera. Depende po iyan, ano.
So, sa case po namin kasi ganun. Nagkaroon kami ng conflict doon. Again, hindi po namin pinag-awayan ng pera. Hindi po yun ang pinag-awayan namin noon. Ang pinag-awayan namin ay yung transparency. Hindi po ako transparent sa asawa ko noon. Pagdating sa finances, hindi rin malinaw sa kanya. Parang ano lang ba, binibigyan ko lang ba siya ng panggastos? Ganon. So, hindi po maganda yon. Dapat transparent po. So, ang maganda po, sino nga ba talaga ang dapat humawak ng pera? Number one, importante ho, sino sa inyong mag-asawa? Hindi naman dapat laging babae. Sino po sa inyong mag-asawa yung who is madetalye? Yon. Kung sino sa inyong mag-asawa ang madetalye, yung mabusisi, ultimo sa kalitlitang halaga nakalista. Ultimo sa mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit naka-budget. Nakalista. Yung uulamin, nakalista, sinusulat. Tapos yung mga gastusin, yung pambayad ng tuition, pambayad ng kuryente, tubig, internet, credit card, nililista niya. Sino sa inyo mag-asawa yung ganon? No, kailangan malaman nyo, ma-identify nyo. Ang problema kasi sa mga mag-asawa sa Pilipino, komo maraming pumapasok na pera, okay lang yan, basta may dumating na bill, bayaran, ganyan-ganyan. Hindi ho laging ganon, ano po, kailangan merong plano, merong pagbabudget. Kung sino sa inyo mag-asawa ang marunong mag-budget, no, kailangan dalawa po kayo mismo mag-asawa, pag-usapan ninyo ang inyong budget for the whole month. Mula po sa day 1 hanggang day 30 o 31, nakalista po yung everyday expenses. So, pag nailista nyo na po yan, alamin nyo magkano ang income naman ninyo. O, ito yung income natin. So, ang gagawin mo ngayon, lalaki, ako, gagawin ko ngayon, ibibigay ko sa kanya lahat. Ito lang yung income natin. Halimbawa, ang income natin, 100,000. Ang expenses natin, 150,000. Short pa tayo ng 50,000. So, by then, malalaman mo na dapat hindi ka lumalampas sa mga expenses ninyo. Bagkus, dapat nagka-cut down ka pa ng mga gastusin. So, nandun na yung transparency, di ba? Tapos, nandun na yung pagpaplano. So, yun, ganun. So, ang dapat humahawak niyan, kung sino yung marunong mag-budget, maglista, magdetalye. Sino yung mas hands-on sa lahat ng bagay, 'di ba? Eh komo ako nagtatrabaho, yung asawa ko, siya yung hands-on sa pamamalengke, siya yung hands-on sa pagbabayad ng bills, siya yung hands-on sa mga bata. So sa amin, mas nararapat na si babae ang maghawak ng budget. Siya po lahat dapat. Dahil nga, ako yung magpo-provide, siya yung magmamanage kung paano. At kung meron pang savings na matira, ganun ang ginagawa niya eh, misis ko ho. Meron siyang libro, yung record book, yung kagaya sa mga security guard, yung malalaki. Andun lahat nakalista, yung everyday expenses niya. Para pag nagtanong ako, saan napunta yung ganito? May pera pa sa'yo, di ba? Nasaan na yung pera? Ayan, tignan mo dyan, makikita mo, kwentahin mo, ultimo pamasahin nakalista doon, ultimo pang gasolina nandun, ultimo lahat, gamot, nakalista doon. So, yun po yung maganda na nakalista, at least meron kayong gabay. Tapos, i-review nyo ngayon yung expenses ninyo. So, para sa akin, sino yung dapat yung marunong mag-budget, madetalye, sino yung hands-on, sino yung humaharap sa mga bills, sino yung nakakatanggap ng bills, at nakakaalam ng priority, siya dapat yung humahawak ng budget. Malinaw sa inyong mag-asawa na nagkakasundo kayo na siya ang hahawak. At pag pinahawak niyo naman ho lalaki sa mga asawa ho ninyo, ano? Eh make sure wala na kayong itatago pa. Lahat i-alam kasi ang pag-aasawa, transparency dapat yan. Transparent po kayo sa isa't isa. Wala kayong ililihim na kahit ano paman sa isa't isa. Kahit mga baho ho ninyo, isabi nyo na sa asawa nyo. Kasi, mag-asawa kayo eh. Eh, paano na lang kung may nililihim kayo sa isa't isa, di ba? Kung may ililihim ka man, ano nga ba ililihim mo? Dapat alam nga ng partner mo eh. Kasi, ang pag-aari mo, pag-aari din niya. Di ba? Kung ano meron siya, yun din ay sa'yo. Kaya, importante ho, na transparent kayo sa isa't isa. At saka yung magiging maayos ho ang inyong finances. Kasi hindi naman habang buhay, maganda ang pasok ng income. So yon. Sino dapat humawak ng pera? Sino humawak dapat ng kaban ng pamilya? Diba?
kung sino yung mapagkakasunduan nyo na maayos, di ba? Madetalye, transparent, hindi maluho, hindi magastos siya dapat. At magbabudget kayo ha, yan yung pagkakamali ko nun. Magbudget, magplano, dapat sigurado, ganon. So ayos! Salamat! Ay, click nyo po itong subscribe ha. Kung nagustuhan nyo po itong video, i-share nyo na po ito sa mga kaibigan ninyo. Ako po si Chico. Salamat!